Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, ako po muli si Chris Alocon. Hello mga Chris! Pala ang topic ko ngayon ay gusto kong mag-share sa inyo kung ano yung nangyari sa akin last month, last January 27, dahil sa aking ka-artihan. Ayan guys, gusto ko i-share sa inyo kasi may natutunan po ako dito, lalo na yung mga katulad ko na may allergy sa rejuvenating. Ayan. Ako po kasi ay gumamit ng rejuvenating. Dahil meron kasi akong dark spot dito, tatlo yata yun dahil gawa ng pagtiris ko sa pimple ko. Ayan, at ako ay gumamit ng rejuvenating. Ayan, kahit na alam ko naman na may allergy ako sa lahat ng mga pinapahid sa mukha. Ayan, kaya kailangan bago ko yan siya ipahid ay tinetesting ko muna siya. Kasi kahit Eskinol lang, ay pag naggamagamit ako nun, sobrang hapdi ng mukha ko. Tapos, pag gumamit ako ng skin oil, ay nakatapat ako sa electric pan. Yung mga ganun ba? Toner, yung mga ibang toner, ay mahapdi din sa face ko. Kahit nga ang fans toner, ay medyo mahapdi. Yeah, medyo mahapdi siya sa face ko. Pero okay lang, yun yung gamit ko. Ewan ko ba? Bakit naman kasi tinry ko ito? Kahit na alam ko naman. Kaya, ayan guys, i-share ko sa inyo. Last 27 nung 26 nung maisipan ko na gumamit ng rejuvenating. At ito ang nangyari. Bago ko naman yung gamitin, ay nag-test ako dito sa aking pulso. Which is mali. Ayan, nag-test ako dito sa aking pulso. Pero mali. Dapat pala dito ako nag-test sa likod ng aking tenga. Kasi yun yung sensitive skin din na katulad sa face. At hindi dito sa braso. So, nag-test ako dito sa braso ko. Ayan, dito. Nagpahid ako ng konti. O, dinamihan ko pa nga para lumitaw kaagad. And then, nagantay ako ng 30 minutes. Wala. 1 hour. Wala. Then, kinabukasan. Wala. So, nung walang sintomas ng allergy, ay nag-test na ako kinabukasan sa mukha. So, pagka-test ko sa mukha ay, uy, gandang-ganda ako. Sarap magpahid, pahid. Galiig, pahid ako. Kasi walang hapde. Yun yung first nun, walang hapde. Tapos, hindi rin siya malagkit. So, ayun, tinuloy ko din. Pahit, tapos yung cream, kasi gabi ako nag-start na magpahit, so merong night cream, pahit din. And then, kinabukasan, ay lumabas na yung pamumula, pero yun naman ay nakalagay din dun na may pamumula siya, may konting itchiness, yung ngating nga, tapos, meron pang isa eh, alamutan ko na, basta yun. Yun yung mga sintomas naman na nakita ko na lumabas sa aking face. So, natural lang. Kaya hindi ako nabahala. Pagdating ng gabi, ayan na. Nung hapon, nangangati na siya. Nangangati na siya, ganyan. Sabi ko, naku, ayan na. Kasi alam ko naman may allergy ako. Allergy na ako. Pabili na agad ako ng antihistamine, cetirizine yun. And then, nung gabi, pagkakain ko, hindi ko naubos yung pinakain ko dahil ang kati niya. Yeah, dito guys, nagsimula yung kati. Ang kati niya. So, nagmamadali ako, tinapos ko yung kinain ko, konti lang nakain ko. And then, nag-toothbrush ako, mabilisan. Ang hapdi talaga. Kasi lamos, pag hilamos ko, para siyang ano, alam mo yung nagliliyab siya, tapos sinabuyan mo ng tubig. Ayun, ganun siya. Ganun yung pakiramdam ko. Gumanon, parang lumobo siya. Ayan yung pakiramdam ko na lumobo siya. Ayan yung itsura ko. Ayan.
Tapos uminom ako ng antihistamine and then kinabukasan. Oh my gosh! Ayan na siya! Ayan! Lubong-lubo na yung face ko, yung mata ko nakalubo, hindi ko na maidilat yung dito ko. Pag gusto kong may makita, ginaganong ko pa siya. Oh. Mukha akong tanga. Oo. Di ba, magbabasa ako lang yung text kasi importante eh. Gagalinin ko yung mata ko. Gagalinin ko yung mata ko. Tapos saka ganun ako. Ayan, kasi hindi nga ako makakita talaga as it. Tapos pagkabasa ko ng message din, matutulog na ulit ako. And then, pag narinig ko na may nag-message, ganun ulit. Didilat ko din yung mata ko. Ginaganon ko yung mata ko. Para lang makita ko at mabasa ko yun. Tapos 4 days akong hindi lumalabas ng bahay. Nasa loob lang ako ng bahay. Kasi syempre nahihiya ako. Tapos nung time na yun, Friday lang ang check-up ng derma dito sa amin. So hindi ako nagpakita nung time na yun kay doktora. Kasi namamaga nga yung mukha ko. Nahihiya ako. Kaya hindi ako nang pa-check-up. Nagpa-check-up ako after 10 days na. Upa naman na yung paga. And then meron pa naman natitira. Tapos noon, Yung test sa braso ko na ginawa ko ay lumabas siya ng 28. Nagulat kasi ako, nagising kasi ako, ang kati ng braso ko. So, kinamot ko. So, bakit ba makati to? Dinilat ko rin yung mata ko ganun. Pagtingin ko, bilog! Yung test ko na pabilog, ayun din yung lumabas na butlig siya. Ayan nga yung itsura niya. Hindi masyadong kita sa camera eh, kasi pero sa personal, pulang-pula yan. Ayan, ganyan. At bilog. Gawa lang pagkakatest ko. Yan yung tsura, pulang-pula. Ay, inaway ko yung sarili kong braso. Sabi ko, nakakainis ka. Bakit ngayon ka lalumitaw? Sabi ko, kung kailan pa gano'y yung mukha ko, saka ka lumitaw. Ayan. Kaya guys, huwag niyo akong gagayahin guys ha. Ang allergy po ay hindi biro. Ang allergy po ay nakakamatay. Yes, nakakamatay. Huwag niyo akong gayahin kasi pinakaramdaman ko rin naman yung sarili ko noon. Kung may hirapan ako huminga ay mag-emergency agad ako. So, dahil hindi naman ako nahirapan, yun lang talaga na magayong mukha ako. Hindi siya masyadong makati kasi may iniinom nga akong gamot na antihistamine. Ayun yung cetirizine. And then, kaya nagtulog lang ako sa loob ng 4 days o 5 days, mga inabot. Then, 5 days, pag-apa yung mukha ko. After 5 days, lumabas na ako kasi yung mata ko ay namulat na. Ayan ang itsura ko. Namulat na siya. At saka yung isa pa ay kailangan na pumunta din ng Avon. And then, nakamas naman yun, kaya okay lang. Hindi mo nila ako makikita. Wala akong pinapahit ng kahit ano. After 10 days, nagpa-check up ako kay doktora at binigyan niya ako ng gamot na sa allergy pa rin at isang partner niya na prednisone and then itong cream na to. Ito. Tapos binigyan niya rin ako ng sabon na gagamitin ko sa face ko. Pero hindi man siya sabon, yung liquid siya na pang hilamos lang. Ayun, nandun sa labas pala. Yun ang tanging ginagamit ko kasi pag sa sabon ay parang nag-allergy din yung face ko na nabibilat siya na sakit. Yan ako ni doktora noon. Yun daw yung gamitin kong sabon sa face ko. Tsaka pagkayari gagamitin ko siya ng umaga tsaka ng gabi. Tapos pagkayari kong maghilamos, gagamit ako nitong cream na binigay niya. Pero manipis lang. Ayan. Cream siya. Ointment na binigay niya. Papahid twice a day, umaga tsaka gabi. And then, after 1 week, ay balik ako sa kanya. Kaya pagdating ng 1 week, bumalik ulit ako kay doktor. Tinignan niya ulit. Sabi niya, kumusta ka na? Ano pakaramdam mo? Okay na po ngayon. Wala na rin yung kulani ko. And then, Basta maayos na, kaya lang yung face nung inilaway niya ay sabi niya sa akin na ituloy mo lang yung ointment, ito nga, yung ointment tsaka yung panghilamos. Hindi niya ako ng sunblock, ito yun. Ito po ay ginagamit ko isang beses lang sa isang araw, tuwing umaga lang. At ang paggamit ko daw nito ay
dot dot lang. Kasi kailangan daw ay manipis lang. Kapag napasobra ay hindi maganda. Kaya yun lang, dot dot. Ay, dun sa black cream na to is nakalagay dito is prevent skin darkening, wrinkles, and age spots. Your daily sunscreen defense is PF 50. Ayan, ito ay galing kay Doktora. And then, ang balik ko ay sa 26. Next Friday na yun at malapit na. Ayun. Ewan ko ano uli yung sasabihin ni Doc sa akin. Pero ako, ayan. Okay, natutunan lang ako dito. Kaya gusto kong i-share, i-vlog, gawing content ang natutunan ko. Yung content na magagawa ko dito ay kung paano ko gumanda. Ayun pala, ay kung paano ko maging Majin Buu. Ayan, pero ang natutunan ko dito ay guys, kung kayo po ay may mga allergy, wag na po kayong mag-try para hindi kayo matunay sa akin. At kung kayo naman ay may allergy at tumatake agad ang allergy nyo, at medyo nahihirapan kayo huminga, punta na agad kayo kay doktor para kayo ay magsaksakan o ma-injectionan ng pangkontra dito. Kasi po ay hindi po talaga biro yun. Gagayin guys, kasi nag-self-medication ako. May learn naman ako natutunan. Tapos yun nga, yung dito sa pag-try, hindi pala dito, kailangan dito ka mag-try para lumabas ka agad at makita mo agad kung ikaw ay allergy. Pero kung ikaw ay allergy, wag ka na magsubok na gumamit pa ito kasi nga ay hindi biro talaga. At ay mag-ingat tayo guys. Kaya ayun lang. Thank you so much. Yung mga natutunan ko at makontento na tayo sa kung ano yung binigay sa atin. Ayan. Kaya thank you so much sa pangalawa uli o pangatlong pagkakataon uli na maging okay na uli yung aking face kasi nung una na allergy din ako sa Maxipil. Ayun. Kaya nalaman ko may allergy ako sa Maxipil. Kaya ayun. Kaya alam ko na may allergy ako sa lahat ng pinapait sa mukha. Ayan. Ang gamit ko lang talaga dati pa ay yung sunscreen, pan toner, yun lang. And then powder and lipstick. Yun lang yung mga binilalagay ko. Hindi nga rin ako mag-makeup. Ay. At di ko yan natutunan yata. Simple lang yung ano ko. Yan. Eyebrow, naglagay ako konti, lipstick, at powder. Okay na yan. Sa ngayon, ay iyan lang po. Kaya huwag niyo po akong gagayain. Sana po may natutunan kayo sa aking vlog ngayon na huwag nang gumamit ng rejuvenating. Kung ikaw naman ay may allergy, pero kung wala kang allergy, ay huwag din basta-basta magagamit. Mag-test muna kayo dito sa gili, sa likod ng inyong tenga. Ito lang for now. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta din sa akin. Thank you so much and God bless po. Bye-bye!